Hello po, Mr. and Mrs. Jean. Few questions lang po. How long are you married? 4 years. 4 years. When is your anniversary? December 23. Ay, matagal na po pala. So, is he your ideal boy and is she your ideal girl? Yes. Ay, yes talaga. Living together without marriage is very common in our generation. So, why did you decide to get married? Okay, how was it in the beginning po? Adjustment period. Adjustment period. Mahirap yung adjustment period yung una. Masarap yung girlfriend, boyfriend pa lang. Oo. Pero yung magsasama na. Magsasama na. Malabas na yung mga... Itong ugali. Sinasabi nila ang ano, ilalim ng iceberg. Malabas na yung mga bagay na hindi pa namin talaga sobrang alam sa isa't isa. After the adjustment part, do you still fight? Oo naman. Pag yun yung mga same issues na napag-usapan before na dapat ganito, tapos naulit-ulit, yun lang yung combo na pinag-awalan. Kasi pag wala na bang issues na may kinalaman sa past na kung ano yung pinagtatalunan before, wala kaming pag-awalan. So, yung common na pinag-aawayan nyo lang po, mga simple things lang, gano'n. Kasi, matatama pa ako na, syempre, sa bawat relationship, yung do's and don'ts. Pero, pagka-rules, tapos, during adjustment period, ano yung maglalabasan lang yun. Tapos, syempre, para masolusyonan nyo, mag-uusap kayo. Nag-uusap na kami, sige, ito gagawin natin para dito maulit, ito rin gagawin mo para dito maulit. Tapos pag meron akong nagawa na may kinalaman doon sa pinag-usapan namin na na-break ko yung rules, yun away, ganun din sa kanya. Oh, okay po. Pag wala namang malo, wala, parang perfect. So, Ate Hannah, what are the new things that you discovered to him after getting married? Hindi ko akalain na yung mga simpleng bagay, manonotice pa niya. Marami pala kami differences eh. Hindi ko na-notice yun before. Pero nung nagsasama na kami, marami na akong nalaman na iba pala siya, iba pala yung nakasanayan ko, iba din yung nakasanayan niya. Okay po. So after being married for 4 years, was it everything that you hope it will be? Why? Is this a relationship with that? Kasi, gaya na sinabi ko kanina, meron kami objective sa family, parang team. So, like ko sinasabi, be head of the family. Hindi sa, kailangan ko siyang gampanan. Kumbaga, ako kasi, iba, siya iba yung kinalakihan niya eh. Ako iba yung kinalakihan ko. So, ang gusto kong mangyari, ayaw kong mangyari yung mistake na meron sa family niya at mistake na meron sa family ko. So gusto ko, iba yung approach pagdating sa family ko. Hindi man kami na pinalad financially, pero meron akong goal na
achieve natin tong bagay na to kasi hindi naman to impossible eh. So yun yung nangyayari. Pero yun nga, by the end of the day pa na pag-usapan namin, na-achieve natin siya. Ay, bahay po. Can you give a brief message for the people or the millennials who are planning to get married? Planning to get married. Kasi, balik tayo sa common, pinaka-basic na kasabihan na pag-marriage daw, hindi pwede para siyang kanin na pag sinubo mo, pag mainit, niluluwa mo siya. So, marriage hindi siya talaga solution sa ano kung magsasabi, it's not really a perfect solution or an alternative. Kumbaga, it must be a wise choice na gagawin mo kasi hindi siya biro. Kumbaga, paano ko ba explain? Speak of the gun. Hindi siya biro. Kasi, tama. Parang, let's say, pag-marriage kasi, hindi ito pinag-uusapan about dun sa dalawang individual with sa aking mag-asawa lang. It's about family. So, family yung goal. Kasi kung magpapakasal ka for personal gain or personal reason, or magpapakasal ka dahil solusyon yun ang problema mo dahil nabuntis ka o nakabuntis ka, I think it's not the solution. Pero yun, dapat matanim na bagong generation of marriage is building home, building a family. Meron itong objective na ito. Kumbaga, talo-talo na lang. Accidente na lang. Wala kang choice. Na maraming marriage na fall, it's because of the decision. Okay po. Thank you po. Thank you po again, Mr. and Mrs. Jean. Thank you po sa cooperation.